back. You're still watching Spotlight. Ayan, palakpakan naman natin si Reen para sa kanyang napakagandang performance. Ayun, thank you po Ate Joy. Kwentuhan mo naman kami, kamusta? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ayun ba nagkakaabalahan ko ngayon? Mostly schoolworks. Dahil nga po graduating, grade 12, ayan. So anong strand yung kinukuha mo? Yung kinuha ko pong strand is HUMS, Humanities and Social Sciences. Bakit Humanities and Social Sciences? Gusto ko po kasi maging lawyer. So yun po yung naging pre-law ko. Tapos after po nun, pag-college na po ang kukunin ko is legal management. So pangarap mo talaga before na? Lawyer. Dami kong balak talaga eh. Alam mo yung parang gusto ko nun maging chef. Next naman tayo, doon naman tayo sa fashion designer. Naiintindihan kita, ganyan din ako before. Pero kung ako sa'yo, wow, nagbayo. Yes, yes. Ano ba talaga yung pinakagusto mo dun sa mga yun? Para sa akin talaga, siguro okay ako sa law kasi interested ako sa mga batas. Bukod sa school works, ano, saan ka ba abala pa? Music, yun. Music. So, mahilig ka sa music? Opo. Sa acoustic, mga instrument. Yun, acoustic instruments. Acoustic instruments, okay. Sa pag-gitara. Yun, tsaka... Sa tungkulin. Kasalukuyan po kung part ng INC Production Company as talent sa INC Multimedia Bureau as correspondent. Sa distrito po yun ng Maynila. Alam po sa mga taga-distrito ng Maynila. Tsaka po pala sa CBI Live as host po ng INC Radio. Wow, ang dami naman palang gampanin ni Reen. Pero paano mo nababalance yung school sa mga gampanin, sa tungkulin? Time management po. Paano ba ang time management ni Noreen? Ipina-prioritize mo yung mga mahahalaga. Number one, syempre, yung mga pagtupad. Yes, tapos, priorities. Next natin yung mga pag-aaral. Pero syempre, dapat din nakakalimutan yung oras para sa sarili. Taga. May kapatid ka? Apo, may kapatid po ako ng dalawa. Si Ron Elix at si Ren Matthew. Batiin mo sila. Hi, Ron. Hi, Ren. So, ayun. Hi. Parents! Parents. Binabati ko po pala si kapatid na Noemi Flores at si kapatid na Reynaldo Flores. O yan, mamaya hindi ka nababati. Nabati ko. Okay na. Nabiro lang. Sa family, anong family bonding nyo? Kakain sa labas? O kaya... Hindi alata. Bakit ang unfair? Parang ako. Mabilis metabolism te. Ganon. Pero mahilig talaga kayong kumain sa family. Opo. Nasa lahi lang po siguro yung payat lang sa habang kabataan, tapos pagtanda, tsaka kakalaman-laman. Aside sa pagkain, ano ba yung mga favorite bonding nyo ng family? Yung kantahan. Kantahan? So, dun mo naman. Dun mo na, na-adopt. Siguro kay po. Kay mommy or kay daddy? Kay mommy. Siya talaga kumakanta-kanta po talaga siya nung kabataan pa. So, bukod sa pagkain, meron kayong video kay bonding. Ano pa? Meron pa ba kayo? Yung movie. Sa bahay. Ayaw namin nagmo-movie sa labas. Mas prefer namin sa bahay. Tsaka mas tipid. Mas tipid. Tsaka diba, komportable. Sa panahon ngayon. Diba? At least kahit humiga ka. Diretso tulog na. Oh, yes. Hanggang bukas. Pero sa kanina nabanggit mo, mahilig ka rin mag-play ng instrument. Sa, yes. Sa parents mo ba merong nagpi-play ng instruments? Ayun po. Si mami po ay organista po nung kabataan po niya. Tapos si daddy naman po ay nagigitara. Kaya yun po kami po magkakapatid. Nahilig din po kami sa instruments. Oh, so lahat ng mga talents mo ngayon ay nakuha mo sa parents, sa family. Siguro nga po. Bukod doon, ano pa ba? Hilig ko rin ay mga painting, ganun, drawing, arts naman, ganun, o kaya naman filming, ganun. Pagka kasi may mga project kami, na-excite ako. So mahilig ka mag-vlog? Pwede. Pero mostly tayo kapag short film. Ganon, doon ako naihibig. Short film. Mm-hmm. Sayang dapat maskom kinuha mo. Wow. Proud maskom. Ewan ko lang. Pero kasi para sa akin kasi, kapag andun ka na, iba naman. Parang mag-try ka ng something new. Yun, tama naman. Basta tandaan mo lang lagi sa mga ginagawa mo. Dapat mahal mo yung ginagawa mo. Para happy, di ba? Yes. Wow. Thank you, Reen. Thank you, Reen. Thank you, Reen po.